hayaan ninyong simulan ko ang talumpating ito sa isang katagang unahin na pahalagahan ang pangangalaga sa kalusugan dahil higit sa anupaman, ito ay isa sa pinakamahalagang kayamanan. Sa aking mga tagapakinig at tagapanood, ako ay malugod na bumabati ng isang magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa oportunidad na ibinigay ninyo sa akin upang makapagsalita sa harapan ninyo ngayon. Lubhang nakakabahala na ang sitwasyon ng ating mundo sa kasalukuyan. Marami na ang nawalan ng buhay, nawalan ng trabaho at nalugmok sa kahirapan dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19. Ang COVID-19 ay sakit sa daluyan ng hangin na dulot ng isang bago o novel na coronavirus. Nagdudulot ang mga coronavirus ng sakit sa palahingahan tulad ng karaniwang sipon. Ito ay unang iniulat noong Disyembre taong 2019 sa Wuhan City sa China at kumalat sa iba't ibang bansa kasama na ang bansang Pilipinas. Ang mga sintomas ng COVID-19 ay ubo, nahihirapang huminga, lagnat, giniginaw, paulit-ulit na panginginig na may kasamang ginaw, pananakit ng kalamnan, pananakit ng ulo, pananakit ng lalamunan, at pagkawalan ng panglasa at pangamoy. Sa mga malulubhang kaso naman ito, ay maaaring maging sanhi ito ng pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, at pagkamatay. Hindi ba't nakakatakot itong pakinggan? Kumakalat ang COVID-19 sa pamamagitan ng patak mula sa mga bahing at sa pamamagitan ng malapitang pakikipaghalubilo. Walang pinipiling sa edad ang COVID-19. Kahit sino pwedeng mahawaan ng sakit na ito. Maaaring mas mataas ang panganib na magkaroon ng mas malalang sakit mula sa COVID-19 ang mga mas nakakatanda, taong anumang edad na mayroong sakit sa medikal na kondisyon, buntis na babae at mga taong may mahinang immune system. Bawat isa sa atin ay may bahaging gagampanan sa pagkontrol sa pagkalat ng COVID-19. Kinakailangan palagi tayong magsuot ng face mask at face shield. Sumunod tayo sa social distancing o 1 metrong distansya at palaging maghugas ng mga kamay at maglagay ng alkohol. Kinakailangan ding uminom tayo ng bitamina o kumain ng mga masusustansyang pagkain para maiwasan natin ang COVID-19. Mahirap sugpuin ang kalaban natin ngayon sapagkat hindi ito natin nakikita. Kinakailangan natin ng matinding pag-iingat at sumunod sa mga alituntunin upang hindi tayo mahawaan ng nakakamatay na sakit na COVID-19. Pangalagaan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan at ito ay nag-iisa lamang. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig.